Nahuli sa isang entrapment operation si Gloan Mendoza ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crimes Division, sa isang kapihan sa Quezon City. Tumanggap kasi siya ng 875,000 pesos na investment money mula sa biktima. Dati nang nireklamo ng estafa ang suspect, pero sabi niya, kinailangan niya maghanap ng bagong investor para tuparin ang pinangako niyang kita sa iba. Nakakuha naman po sila ng kita po nung una. Oo. Oh. Gusto ko po talagang mabayaran na rin po kasi sila. Pagdating sa NBI, di pasensya ko lang, wala akong narinig sa'yo. Wala. Ako nagmakaawa ako sa'yo, Glo. Nagmakaawa ako sa'yo. Bigay mo yung pera namin. Long million! Galit na mga biktima ang sumalubong kay Mendoza. Nangako umano kasi si Mendoza, nakikita sila sa pangungumisyon niya sa mga kontrata ng supplier ng pinagtatrabahuan niyang kumpanya. Ang kanyang pangako, kikita ng 13,000 kada buwan ang kanilang 50,000 na investment. Paliwanag ng kumpanya sa NBI, hindi na nila empleyado si Mendoza. Nagtiwala ang mga biktima, lalo't pulis ang asawa ng suspect na nagsabi umanong lehitimo ang kanilang investment. Pero pati ang mga kaibigang pulis na biktima rin. Nagulat nga po kami kasi ganun yung nangyari. Kasi sabi nga po ni Colonel, hindi man lang siya. Kasi ano po, mas matagal niyang kilala yung mga yun eh, na naloko pa po sila. Siyempre, nagtatrabaho ka ng patas, di ba? Hindi mo naman yan binulot kung saan lang yung pera. Kaya napakahalaga. Meron siyang special child. Alam niya naman kung gaano ka kamahal yung mga therapy. Para sa anak ko na yun eh, kinuha niya pa. Bukod sa mga katrabaho, nagreklamo rin sa NBI ang sariling mga kaanak na mag-asawang suspect na nawalan din ng milyon-milyong piso. Ulit-ulit na natin sinasabi to eh. If it's, too good to be true, hindi yung totoo. Magiging yung due diligence pa rin palagi, hindi ka dapat basta-basta naniniwala na dahil inassure lang ng kung sino-sino na totoo yung investment, totoo na yon. Dapat i-verify nyo pa rin. Sa totoo lang. Kulong si Mendoza habang kinasuhan din ang kanyang mister ng estafa at kawalan ng lisensya sa pagtanggap ng investment. Nico Bawa, ABS-CBN News.